Hello everyone! Kumusta po kayong lahat guys? So ayan, for today's video, samahan niyo po kaming tumingin ng mga furnitures, kung ano yung bibilihin kasi yes, bibili kami ng bed and two-seaters na couch din. So ayun, bibili kami nun but we have to check the prices first. So kung may pinuntahan na kami dun sa Mandaue, then dito naman sa SM, we will check on our home. Then, of course, marami din naman silang display dito but they're a bit expensive. So, pumunta din kami after this sa SM Department Store. Actually, medyo pareho lang sila ng price, guys. And, of course, yung delivery din nila dito is expensive din pala. So, yung mga display nila, guys, is actually mas marami talagang display dun sa Mandaue. Mas makakapili ka talaga. And mas marami talaga dun sa Mandaue Foam na mga furnitures na alam mo yung kahoy lang guys kasi low maintenance yun, yung papahiran mo lang tapos shiny na siya agad. Oo, kasi mas maganda talaga yun kaysa alam mo yung mga bed and couch na alam mo yung may fabric kasi sobrang ano yun, sobrang hard i-maintain yun. So, nung nakita talaga namin yung mga prices, then that's the time that we really decided na doon na lang talaga sa Mandaue Foam kasi mas mura talaga doon. Actually, hindi pa talaga na tanong namin yung delivery talaga. So, we will check on it pa. So, dito naman talaga sa SM, guys, one of the reasons why na medyo pricey siya, it's because sobra kasing accessible niya. So, nasa malapit lang siya. Alam mo yung marami kang mapuntahan din. Pag let's say, pupunta ka, bibili ka ng furniture. After that, kung gusto niyo mag-grocery or kung kakain, yung parang all-in-one na kasi siya. Tapos yun nga, sobrang accessible. Kaya no wonder, ganun talaga yung price pag mga malls. Medyo pricey talaga sila compared doon sa iba. Kakaikot-ikot namin guys. So ayan, nag-coffee muna kami. So pumunta kami doon sa main talaga na Boss Coffee. Kasi yung ibang coffee shop kasi masyado na siyang puno. So pagpunta namin doon sa loob guys, I am wondering why yung iba doon kahit alam mo yung wala na talagang order doon sa table nila. Siguro kanina pa sila, kinuha na ng waiter, hindi pa rin sila umaalis. So wala talagang space guys. Yung iba doon para nang nagiging sofa sa bahay nila. Hindi, nag-uusap-usap na lang sila kahit alam mo yun. So ayun, we just transfer doon na lang sa isang Boss Coffee. Doon sa aisle, meron pa namang tables doon. So ayun, kaya doon na lang kami. So after that, yes of course, we did grocery kasi wala kaming pagkain na, ubus na. So yun nga, medyo pricey din, 'di ba, pag sa mall talaga. So pag sa supermarket kasi guys, yung tinutuluyan kasi namin, the condo is located malayo siya sa market talaga. Yung market talaga na palengke, so yung ganoon, medyo malayo siya. So since andun na kasi kami sa ano eh, sa mall, so ayaw na naming pumunta dun sa market kasi kung pupunta na naman kami dun, magta-taxi na naman kami, it will take time na naman. And yun nga, dito na lang kasi mas easier. Tapos talagang mas maganda mag-grocery guys para makapagluto ka sa bahay kasi my god, sobrang mahal ang serving nila dito. Yung ulam lang guys is 60 pesos to 80 pesos na yung per serving sa karinderia yan. So sobrang mahal na talaga dito sa Cebu. So mas maganda talaga mag-grocery and magluto na lang sa bahay. And that's it. Thank you for watching and see you next time. Bye!